Sabi ng kanyang mga tagahanga, ito ang pagbabalik ni Asyong Salonga, El Presidente at Boy Golden. Pero hindi sa pelikula kundi sa mundo ng politika. Kanina, naghain na ng kanyang COC si dating Laguna Governor E.R. Ejercito na tatakbo ulit sa pagkagobernador. Ito'y matapos siyang patalsikin ng COMELEC noong 2014 dahil sa overspending sa kampanya noong 2013. Pinalitan si Ejercito sa pwesto ng nooy Vice Governor Ramil Hernandez. Si Hernandez ngayon ang pambato ng pinagsanib puwersang Liberal Party at Nationalista Party sa Laguna. Ayon kay Ejercito, nabuo ang lokal na koalisyon dahil desperado ang Administrasyong Aquino na masungkit ang mga boto ng Laguna na itinuturing na vote rich. Masarap maging kakampi ang presidente. Mahirap pagkalaban ng presidente. Kahit wala kang kaso, talagang gagawan ka ng lahat ng kaso. Pati pagpatay ka Jose Rizal, baka ibintang sa akin. Nitong nakaraang taon na wala siya sa pwesto, pamilya ang tinutukan ni Ejercito. At pagtulong sa mga programa ng kanyang misis na si re-electionist Pagsanhan Mayor Maita Ejercito. Pati na rin ang paggawa ng bago niyang pelikula kung saan tampok ang buhay ng mga nasawing SAF-44 sa Mama Sapano. Lahat ng oras niya akin na ngayon. Kasi dati ang dami akong alam mo na ng mga maraming iniintindi. Sinusulong ni Ejercito ngayon ang panukalang taasan ang pinapayagang gastos sa halalan. Pero habang hindi pa ito nangyayari, titiyakin ni Ejercito na hindi lalagpas ang gastos niya ngayong kampanya. 23.5 million pesos ang ginastos niya noong 2013. Lagpas sa itinakdang 4.5 million para sa mga kandidato sa pagkagobernador sa Laguna. Underspending na nga kaso ko, hindi na ako gagastos eh. Ayaw ako nagmastos. Nagka-phobia na ako. Pero sa hinaharap ngayong laban, wala raw takot si Ejercito. Nalaman ko kung sino talaga ang mga tunay at totoong kaibigan. Yes. Nalaman ko rin ang mga tunay at totoong balimbing. Sa halalan 2016, magkakaalaman kung ito na nga ba ang kanyang comeback. Jeff Canoy, ABS-CBN News, Laguna.